Hello guys! Hello, hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin ko anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. Aquarius, Raccoon, Inventor. Okay. Aquarius, ikaw ba ay maraming gustong gawin, maraming gustong subukan, maraming gustong simulan, pero hindi ka makapag-desisyon? Dito sa card na to, sinasabi sa'yo na decide on what you really want. Mag-desisyon ka kung ano talagang gusto mo sa buhay. Gusto mo magpakasal? Magpakasal ka. Gusto mo mag-asawa? Mag-asawa ka. Kung yun yung gusto mo, gawin mo. Diba? Gusto mong pumunta ng abroad? Gawin mo. Okay? So, dito sinasabi na you have the power to claim ng mga blessings na deserve mo. Okay? So, iwasan mo lang yung manloko. Okay? Huwag mo akong i-bash, pero binabasa lang natin dito yung sinasabi ng bara. Iwasan mo yung manloko and practice integrity. Yung be true to yourself, be humble, be you, be authentic. Okay? Dito sinasabi ng barahan na marami kang obligation sa buhay mo. Marami kang pinapasan obligasyon sa trabaho, sa pamilya. Parang ikaw yung breadwinner ata eh. Ikaw yung abala. Okay? Palaging abala sa pamilya. Palaging nagpa-process ng lahat ng parang errands sa family. Parang ganon. Ikaw lahat yung pumapasan ng obligation. Parang ganon. Okay, next card is be gentle with yourself. Okay, so Aquarius, sinasabi na huwag kang masyadong ma-pressure, maging mabuti ka sa sarili mo, okay? You've been through a lot, so marami kang napagdaanan or pinagdadaanan sa ngayon, and kailangan mo ng oras para sa healing and recovery. So, for example lang dito is trabaho. Maraming rejection kang natatamo sa trabaho mo. Marami kang in-apply na company pero walang sagot. Or pwedeng nakapasok ka sa isang company pero hindi naman nila tinreasure yung presence mo doon. Pwedeng relationship, maraming mga heartbreaks ang nangyari sa iyo sa past ng bata. High school, college, or nung ngayon na medyo may edad ka na or kung ilang taon ka. So sinasabi sa'yo dito na huwag mong i-pressure yung sarili mo. Huwag mong masyadong ganunin yung sarili mo, okay? And kailangan mong magpasensya mismo sa sarili mo. Kailangan mo ng maraming oras, maraming mahabang oras para sa healing and recovery, okay? So, huwag mong madaliin yung healing. Kasi yung healing, darating yan sa tamang panahon. Okay, Aquarius. Okay, two cards. Wow. So, two kings. Dalawa. Dalawang empowerment kasi to eh. Kasi sinasabi sir dito, you have the power to claim it. Okay? Ano to? It's either financial freedom or it's either connection. So, ibig sabihin, merong Aquarius dito na posibleng magkakaroon sila ng isang napaka-solid, secured na connection sa trabaho. Pwedeng yung boss or yung team leaders ay may kakilala ka. Or pwedeng sa politika yan, posibleng yung mga mag-run ng mayor or pwedeng governor next time ay mga kilala mo or malapit sa'yo. So parang ganun. Financially, nakikita ko sa'yo dito na meron kang mahahawakan na pera or pwedeng may hinihintay kang lump sum of money or may iniipon kang pera, ay nakikita ko na possible siya. Etong King of Swords, sinasabi sa'yo dito na kailangan mong mag-focus sa salapi sa ngayon. Okay? So, pwedeng yun yung focus mo sa ngayon. Kailangan mong mag-focus sa kung ano yung gusto mo. Okay? Meron travel. It's either international or local travel. Ay, kita natin dito na may isang Aquarius na magta-travel dahil sa kasal or dahil sa family occasion. So, ibig sabihin, may pinaplano kang kasal or may pinaplano kang pagbuo ng pamilya or parang plano mong umalis na sa isang lugar, isang sitwasyon, isang relationship, isang pangyayari sa buhay mo na hindi na nakakatulong sa everyday life mo, na gusto mo na doon sa mas tahimik na buhay. Okay?
Mag-ingat ka dahil pwede kang ma-involve sa mga pag-aaway, diskusyon, lalo na sa kapamilya. Okay? May mga kaaway ka siguro, ka-misunderstanding. Nakikita ko sa'yo dito, Aquarius, ha? Sorry, but nakikita ko sa'yo dito, may isa kang kaaway, literal na kaaway, or pwedeng kasamaan ng loob. So, may iba naman dito sa either Sagittarius. May iba naman dito ng Aquarius na magsasabi, ah, wala akong kaaway, walang ganito, ganito. Eto lang doon sa mga makaka-resonate. If may kaaway kang Sagittarius or any zodiac sign, sinasabi ng barahan na mayroon siyang posibleng isa-celebrate na happy moment sa buhay niya. So, may good karma siyang matatanggap na pwedeng maging rason para magselos ka or mainggit ka. So, yun na nga yung sinasabi sa'yo dito na maging totoo ka lang sa nararamdaman mo. Normal lang yung maselos ka or mainggit, but huwag kang mag-dwell sa emotion na yan. Okay? Meron ditong relationship na may mga misunderstanding, pag-aaway na pwedeng kailangan nang maghilom yung mga sugat or yun, healing, parang ganun. Nakikita ko siya dito, huwag mong i-force yung situation. Kung galit ka pa, di ba? Kung ayaw mo pang makipagkasundo, huwag muna. Dito yung ano, yung High Priestess, sinasabi na may hidden message ang pangyayaring ito sa'yo. Bakit kayo nag-away? Bakit may ka-misunderstanding ka? Bakit ganito ganyan? So, be true to yourself. Kung ayaw mo, wag mo. Wag mong pilitin ang sarili mo. Yun, nandito yung Seven of Swords, yung pagiging trickster to eh. Yung pagiging scammer. So, kung sino mang scammer na yan na nasa paligid mo, posibleng makilala mo na siya. Mahanapan mo na ng information siya. Okay, so maraming oras or panahon sigurong hindi mo kilala kung sino yung nang babackstab sa'yo, naluloko sa'yo, and then luckily, makukuha mo yung tamang information, tao, na pwedeng siya yung naluloko sa'yo, or siya yung ini-scam ka ng hindi mo alam, or pwedeng siya yung chinichismis ka. Ang dami-daming choices dito sa usaping pera. So, bibigyan ka ng universe ng pagkakataon na makapasok sa isang trabaho or negosyo or any types ng financial new beginnings na pwedeng magdala sa'yo ng stability. Okay? Or doon sa mga single, pwedeng sa bagong trabaho nyo, kayo makakatagpo ng taong mapapangasawa nyo. Or pwedeng yung nakikita natin dito, merong Aquarius na hindi masyadong makapagdesisyon kung alin ba yung pipilian niya, is either relationship and family or work. So, parang ganun. Medyo confused siya. Yung future mo, nakikita natin na maganda yung future, pero magiging sobrang pagod ka. Like for example, yung ibang Aquarius, nag-aim kayo ng pagtaas ng posisyon sa trabaho, maging boss, maging team leader, maging CEO siguro. Yung future mo nagsasabi na mayroon kang blessings na matatanggap in the near future, pero expect mo na sobrang hirap ng trabaho ito. So, medyo mapapagod ka dyan. Pero huwag kang matakot sa ngayon. Okay? So, sinasabi dyan, go lang ng go. And yung Zero the Fool, sinasabi na take risk. But be careful kasi nandito yung mga manluloko scammer sa buhay mo. Okay? Thank you guys. Bye!